Yo, what's up mga katropa? Good day po sa inyo lahat and welcome back dito sa channel ko. Kung bago ka lang dito, welcome ka rin. Pagkatapos mong panoorin ng video na to, huwag mo lang kalimutan na mag-like, comment and subscribe at huwag mo rin kalimutan na okay ng ating notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Ayun, so pagkatapos ko lang mag-jogging at maglakad-lakad dito sa baba ng building, dito sa tapat lang, dito sa parking area. Para medyo mabawas-bawasan naman ang ating timbang at yung mga kinakain natin na mali sa mga nakaraang araw masunog natin. So ngayon pagkatapos nating tumakbo at mag-exercise, magluluto naman tayo, pero hindi na mga kung ano-ano, magka-healthy-healthyhan muna tayo. Laing, naisip ko kasi maglaing kasi nga siyempre spicy food, so yun lang yung naisip ko na medyo madali at bukas na yung grocery, mamimili lang ako sana ko. So yun, laing, madali lang nga ingredients. Ang ingredients lang nun is yung dried taro leaves, yung dahon ng kabe, yan yung number one. Tapos gata, ano pa ba, hindi ko na siya haluan ng baboy or kung ano-ano mga karne. Naisip ko yung hibi na lang, yung dried na maliliit na hipon. Actually, hindi naman healthy yun. Siyempre, maalat yun. Pero, alam ko yun ang nagpapalasa sa laing. Siyempre, yung sili. Ano pa ba? Bawang, sibuyas, bagoong. Yan lang yung mga ingredients na lulutuin natin for today. Ilalagay ko na lang sa baba, dito sa description sa baba, kung ano-ano yung mga ingredients sa mga kung ano-ano yung mga ingredients na nilagay ko. So hindi naman to special laing, pero ito lang yung ito lang yung style ko para sa pagluluto ng laing. So yun, bibili lang ako. Nagwawala na dun. So yun, bibili na lang ako ng mga ingredients. Kabubukas lang ng supermarket at kita-kita na lang tayo sa ating kusina. Dito na tayo sa ating kusina. First, ayan, hiwain muna natin itong ating luya. Slice lang natin siya ng manipis. Ngayon naman, sibuyas naman ang ating hihiwain. Ayan, napakaganda ng sibuyas natin. Hiwain din natin siya ng manipis. Ngayon naman, itong bawang. Siyempre, lang natin siya, durugin lang natin para matanggal yung mga balat. Yan, isa-isahin nating durugin. Tapos tatarin natin ng maliliit. Yan, kaya lang tamang pagtatart para kunyari ano tayo, chef ang datingan natin. Tatari lang natin, tatarin ng mabilis para maging pino. Tapos ayan, hihanda na natin itong ating gata. Itong gata na gagamitin natin nasa lata. Buksan lang natin. Tapos isalin natin sa isang maliit na mangkok. Ayan, by the way mga katropa, ang ginamit ko palang gata dito is isang lata, saka meron akong extra yung powder naman. Ayan, ito ang ating dried taro leaves, yung dahon ng gabi, saka yung dried hipon, yung ating hibi. Tapos yan, yung ating powder na pepper, black pepper powder, Himalayan pink salt. Ayan, kahit anong salt pwede. Tapos ang ating chili flakes. Wala kasi akong makita ng siling labuyo.
Ayan, lagyan na natin ang ating pan at buksan ang ating apoy. Lagyan ng mantika pag mainit na ang ating pan. Hayaan lang natin siyang uminit. Ayan, ikalat-kalat lang natin. Pag mainit na, simulan na natin ilagay ang ating onion or ang ating sibuyas. Wow! Ibisa-bisa lang natin hanggang sa maging translucent. Ayan, translucent na hindi ko naman alam kung ano ibig sabihin nun. Basta alam ko, medyo malambot na ang onion. So, pag medyo malambot na ang onion, pwede na nating igisa ang ating bawang. At isabay na natin itong ating luya. Ayan, napakabango guys. Habang ginigisa natin itong mga ating spices. Sibuyas, onion, and luya. Yan, tapos, pag sa tingin nyo medyo okay na yung ating onion, luya, at sibuyas, ay yung ating garlic, pwede na natin siyang timplahan. Timplahan natin itong ating chili flakes. Ayan, buburin natin. Pag wala naman chili flakes, pwedeng siling labuyo na. Isabay nyo na yan. Igisa nyo na rin dyan. Ayan, pati yung ating salt. Himalayan pink salt ang ating gamit. Wow! Sabayan na natin ng black pepper powder. Ayan, bubun natin dyan. Damihan natin para medyo maanghang. Pagkatapos yan, ayan, halu-haluin natin para kumalat yung mga pinaglalagay natin na mga sangkap. Napakabango guys. Ito pa lang, ulam na. Paano masabi? Ayan, ilagay na natin yung ating hibi, yung ating mga hipon na dried. Tapos, haluin din natin. Itong hibi na nabili ko guys, ready to eat na yan. Tapos, spicy siya. Kaya yan, medyo kulay-kulay yung kulay niya. Yan, after yan, pwede na natin ilagay yung ating gata. Tapos kung sa tingin ninyo, medyo kulang pa, dagdagan nyo na lang yung gata kasi i-absorb yan once na ilagay natin yung ating taro leaves, yung ating dried taro leaves. Yan, yung sa akin, ayan, yung aking ginawa na extra akong gata. So, bali ang ano nyan is 2 cups na yung gata na nilagay ko. Tapos, halu-haluin lang natin. Ayan, para mag-mix-mix na yung mga pinaglalagay natin dyan ng mga spices. Tapos, takpan natin at antayin natin kumulo. Ayan, kumukulo na yung ating gata. So, pwede na natin ilagay yung ating dried taro leaves. Ayan, halu-haluin lang muna natin. So, ganyan lang, kasimple. Ayan, tikman muna pala natin para alam natin kung dadagdagan pa natin ang asin, patis, or yung pepper. So, kung sa tingin ninyo, matabang, ayan, katulad yan, matabang yung sa akin, nilagyan ko ng asin ulit. Ginagawa mo! Ayan, tapos, lagyan natin ng bagoong, mga 1 tablespoon na bagoong para malasang-malasa ang ating laing. Ayan, tapos haluin natin para kumalat yung bagoong na nilagay natin. Ayan guys, promise, napakabango ng ating nilulutong gata. Ngayon naman, pwede na natin ilagay yung ating taro leaves. Budbud lang natin. Yung iba guys, ginagawa, binababad sa tubig yung kanilang taro leaves para siguro kung gusto kasi yung iba kasi mas gusto yung masabaw na laing. So ito naman sa akin, dinamihan ko yung gata kaya medyo magsasabaw yan. Yan, tapos i-press lang natin para medyo bumaba yung mga taro leaves na nilagay natin. Pero huwag natin siyang masyadong haluin at baka madurog yung mga dahon. Ayan, so pwede na natin siyang takpan.
At pakaluan lang natin ng mga 1 minute. Ayan, after 1 minute, ito na yung itsura niya. Pwede na natin siyang haluin. Ayan, kung mapapansin ninyo mga katropa, medyo nawawala na yung gata, yung sabaw niya. So, na-absorb na ng taro leaves yung gata. So, haluin lang natin ng bahagya para hindi masyadong madurog yung ating taro leaves. Ayan, napakabango na guys. Amoy na amoy ko na yung dahon ng gabi. At naghahalo ng gata. Amoy na lain na talaga. So yung iba nilalagyan ng ano to, ng hipon, kung gusto niya ng hipon or baboy. So, sa akin na tama na siguro yung ibe at malasang-malasang yan. Ayan, takpan muna natin at hayaan natin mag-evaporate ng konti yung ating gata para medyo tuyo. So ayan, kung mapapansin ninyo, medyo natutuyo na yung ating gata. So, na-absorb na ng taro leaves yung gata. So, ayan ang kanyang itsura ngayon. Okay na siya. Pwede na siguro natin siyang i-transfer sa isang serving bowl at kainin. Tara guys, kainan na! Don't forget to like, comment, and subscribe. See you!